our speaker, of course, none other than Sir Michael Bagyon. Amen. Magandang umaga po sa inyo po lahat at sa mga kapatiran po natin na ngayon po nasa kanilang mga tahanan. I hope you're ready for our Sunday school at kayo ay nasa maayos na kalagayan, including yung mga bisita ninyo sa watch party man yan or sa inyong sariling mga tahanan. Ay salamat sa Panginoon, nagsama-sama po tayo. Bagamat hindi po tayo nagkita-kita ng actual, but at least nagkikita-kita tayo sa screen. Diba? So virtually, salamat sa Panginoon na we have the technology na ginagamit para po sa atin pong pag-aaral or sa ministry. Okay, open your Bible please in 1 Corinthians chapter 12. Ngayon po ay pag-uusapan po natin yun pong tinatawag na gifts of the Holy Spirit. The gifts of the Holy Spirits, mga spiritual gifts. Ano po? At ito po ay hanggat sa biyaya ng Panginoon ay aanuhin po natin, gagamitin po natin dito yung pinakamababaw na pananalita para maintindihan po ng mas marami po sa atin. Okay, 1 Corinthians chapter 12, babasahin po natin beginning from verse number 1. The Bible says, "Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. You know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. Wherefore, I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord but by the Holy Ghost. Now, there are diversities of gifts." Diversities means many, okay? "Diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestations of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit of the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all this worketh that one and the same and the self same Spirit, dividing to every man severally as he will." Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling nagkatipon-tipon, including yung mga kapatiran namin na nasa kanilang mga tahanan, upang kami po ay mag-aral ang inyo pong salita. Pagpalain nyo po ang mga salita nyo na aming binasa. Bigyan nyo po kami ng pangunawa ngayon pong umagang ito. Sawayin nyo po ang Diablo. Give us a stable internet connection, Panginoon, maging sa mga kapatiran naming mga nasa kanilang mga tahanan. Pagpalain nyo po ito sa amin pong puso, ang mga salita nyo, Panginoon, at ang mensaheng aming maririnig, ito nawa ay tumanim sa amin puso at isipan upang amin itong may apply sa amin pong buhay. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan, ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may now be seated. Now, pagdating po sa i-define muna natin yung word na gift. Ano po? Pag sinabi pong gift, the word gift comes from the Greek word charisma. Hindi po kalika, ha? Charisma. Okay? Now, pag sinabi pong charisma, it means a spiritual power or a personal quality that gives an individual an influence or authority over other people or over other person. Okay, pag sinabi pong charisma, yung meron akong isang klase ng ability na kung saan kaya kong mag-influence ng isang tao or grupo ng tao. Yan po yung charisma. It means an authority, an influence over other people.
Okay? Now, yan po yung Greek word na ginamit kapag nung sinabi po yung salitang gift. Now, yung word na charisma po, nanggaling po yan sa salitang charis. Okay, nawala lang yung ma. Charis. So, charis. Hindi charot. Charis. Okay? So, dyan po nanggaling yan. Ang ibig sabihin po, yung word na charis is synonymous or equivalent sa English na salitang grace. Okay, grace. Yan po yung Greek word ng salitang grace. Charis. Okay? And then yung salitang charis naman ang pinaka root word po nito. Root word ng salitang charis ay char. Char. Yung char, kayong mga young people, alam niyo yung mga term na yan, di ba? Char. Okay. So, C-H-A-R, char. Na ang ibig sabihin ng word na char ay joy. Pambihira, tatlong miyembro to ah. Napansin niyo ba, tatlong miyembro, charisma, si Grace, saka si Joy. Okay? So, ulitin ko po ah, yung word na gift, nanggaling po yan sa salitang Greek na charisma, which means a power or influence over other people. Na yung salitang charisma ay nanggaling naman po sa salitang charis, na ang ibig sabihin ay grace. Na yung charis, yung salitang charis ay nanggaling sa root word na char, na ang ibig sabihin ay joy. Okay? So sa madaling salita po, yung word na gift must bring joy sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pag sinabing ikaw ay binigyan ng gift ng Panginoon, kinakailangan yung gift na yan ay magbubunga ng joy. Hindi dapat burden. Ibig ko sabihin, burden na pabigat. Ano po? Of course, magbibigay ng burden yan sa ibang, sa, para sa makatulong sa ibang tao. Pero ang ibig sabihin ko pong burden, hindi dapat maging pabigat sa atin. Okay? Dapat yan ay magbubunga ng joy. Kapag ikaw, alam mong binigyan ka ng gift na ganyan, dapat yung gift na yan ay dapat matutuwa ka dyan. Bagamat dadating yung pagkakataon na ikaw ay mahihirapan, mapapagod, pero dapat yan ay magbibigay sa iyo ng refreshment. Yan dapat ay magbibunga ng joy sa atin pong buhay. Okay? Now, the word grace, alam naman natin grace, grace means unmerited favor. Di ba? It is not earned. Grace is not earned, but it is freely given. For example, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng gift which is called salvation. Regalo po yan ng Diyos sa atin, yung kaligtasan. Ibig sabihin, since it is gift or grace ng Panginoon, hindi po natin yan pinagpaguran. Hindi natin pinagtrabahuan or pinagpaguran para ma-acquire natin yung gift na yan. Yung kaligtasan, I mean, yung tinutukoy ko. Okay? Because yung gift, it is not earned. It is given. It is freely given. Ibinibigay yan ng Diyos. Okay? Kaya nga, unmerited favor. And most of the times, okay? Most of the times, ibinibigay yan ng Diyos doon sa isang tao na mismong sarili niya, hindi niya inaakalang meron siya noon. Alam niyo po ba, ito po narinig ko po sa atin pong pastor, na minsan, yung tingin, or madalas, yung tingin natin sa ating sarili ay napakaliit, samantalang tinitignan tayo ng Diyos na napakalaki. Sapagkat yung Diyos, nakikita niya yung, minsan, napakadali nating maging judgmental sa ibang tao kasi walang education yung tao na yan. Pero remember, yung isang taong hindi edukado ng sanlibutan, pag ginamit niya ng Diyos, mas malaki pang magagawa niyan kesa doon sa mga may edukasyon sa labas. Bakit po? Because of the gift na ibinigay ng Panginoon dyan sa tao na yan. So it is freely given. Ibinibigay po yan. Hindi po yan
hindi po yan na-acquire dahil ikaw ay magaling, dahil ikaw ay ganito, ganyan. So, hindi po ganon. Hindi po yan pinagtrabuhan. Gift is given, not earned. Okay. Now, kapag pinag-aralan po natin yung pong salitang gift, bilang Kristiyano po, ay makakategorize po natin ito sa dalawang klase. Una, yung gift na para sa atin personal. Example po niyan ay yung tinatawag pong kaligtasan. Para sa atin po yan. Ibinigay po yan sa atin ng Diyos upang tayo po personally ang mag-enjoy niyaan. I mean, yung kaligtasan ko ay maaaring hindi maintindihan ni Sir Alex. Bakit? Kasi yung kaligtasan ko ay personal. Hindi po pwedeng pupunta ako ng langit, isasabit ko na lang si Sir Alex. Hindi po pwede yon. Kasi personal yon na regalo sa akin ng Diyos. Yung pangalawang kategory naman is binigyan ka ng gift upang mag-benefits yung iba. Nakukuha nyo po, nasusundan nyo po. Binigyan ako ng gift ng Panginoon upang gagamitin ko sa pagsiservisyo ko sa Panginoon upang mag-benefit yung ibang tao. Okay, so para naman yun sa kanila, sa pagsiservisyo ko sa Panginoon. Now, ang pag-uusapan po natin ngayon is yung klase ng gift, regalo ng banal na Espiritu, upang tayo po ay maayos at masayang makapaglingkod sa Panginoon upang mag-benefit po yung ibang tao. Yan po yung pag-uusapan po natin ngayon. It's a gift for the service sa Panginoon. Okay. Now, sa Bible po, makikita nyo po na all throughout, especially in the Old Testament, marami pong binabanggit ang Bible na patungkol po, mga accounts sa Bible, patungkol po sa gifts, na spiritual gifts. Kanina, binasa natin sa 1 Corinthians chapter 12. Anyway, yung 1 Corinthians chapter 12, chapter 13, at saka chapter 14, lahat po yan ay tumutukoy po sa gift, spiritual gifts. 1 Corinthians chapter 12, 13 up to 14. And then yung spiritual gifts din po ay mababasa nyo rin po sa Romans chapter 12. Meron din pong binabanggit si Paul sa Romans chapter 12. Meron din pong binabanggit si Paul sa Ephesians chapter 4. At ganun din naman si Peter sa 1 Peter chapter 4 ay meron din pong binabanggit about spiritual gifts. Now, mapapansin nyo po na yung sinasabi po ni Paul sa 1 Corinthians at saka yung sinasabi ni Paul na mga gifts sa Romans chapter 12 at maging doon sa Ephesians chapter 4 ay hindi po pare-parehas. Okay, mapapansin nyo po yan. May mga binanggit si Paul na gift sa Corinthians, sa Book of Corinthians, na hindi po niya binanggit sa Romans. May mga binanggit siya sa Ephesians na hindi niya binanggit sa Romans and Corinthians. Bakit po ganon? Okay, bakit magkakaiba? Since na binasa natin na isang espiritu lang naman ang nagbibigay, pero bakit iba-iba? Okay, now pansinin niyo po, ito po ay mga sulat para po sa simbahan, iglesia. It means, iba po ang pangangailangan ng church sa Rome, iba ang pangangailangan sa church at Ephesus, iba ang pangangailangan sa church at Corinth. So therefore, ang Panginoon being the head of the church, ang Panginoon ang nakakakita sa pangangailangan ng bawat iglesia, and therefore, ang Panginoon ang nakakaalam kung anong klaseng gift ang kailangan sa iglesyang ito. Nasusundan nyo po ba? Nakukuha nyo po ba? Remember, ang pinag-uusapan po natin ngayon is yung klase ng gift na service sa Panginoon para mag-benefit yung ibang tao. Okay? So, yan po yung pinag-uusapan natin. Okay, now, tingnan po natin. Spiritual gifts are God-given abilities for service to others. Para po makapaglingkod tayo, of course, makapaglingkod sa Panginoon, but para makapaglingkod din po tayo sa tao. Naaalala nyo po ba yung meaning na paglilingkod sa kapwa or sa tao? Kung ano pong word ang ginamit dyan? May preaching po niyan ang atin pong pastor. Ministry is
service to the believers. Naalala niyo po yan? Which means, ang tinutukoy po natin ngayon is yung pong gift para po sa ministry, sa paglilingkod natin sa ano, sa Panginoon, para po mag-benefit yung ibang tao. Okay, tingnan po natin. In Ephesians chapter 4, Ephesians chapter 4, in verse number, simulan ko po yung pagbabasa po sa verse number 3. Okay, Ephesians chapter 4, simula po sa verse number 3. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. There is one body and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. But unto every one of us is given grace. Again, the word grace comes from the Greek word charis, na also synonymous doon sa salitang charisma, ng ibig sabihin ay gifts. Okay? But unto every one of us is given grace according to the measure of gift, charisma, of Christ. Wherefore he saith, when he ascended up on high, he led captivity captive and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things. And he gave some apostles. These are now the office or the functions. The apostles, some prophets, evangelists, pastors, and teachers. What's the purpose? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Now, dito po sa Ephesians chapter 4, makikita po natin yung pong naging bunga ng gift na yan na ibinigay po ng Panginoon sa bawat isa. Nagkaroon po ng mga offices na kung saan ito po yung magpa-function for the service to the people. Okay, ano po yung mga offices na yan? Apostles, by the way, hindi po tayo naniniwala sa apostle succession. Ang apostleship, ang office of the apostles ay natapos po nung si John the Revelator or John the Baptist. Hindi, si John the Apostle ay namatay. Okay, so pagkatapos po noong pagkatapos po ni John, wala na pong sumunod na apostle. Okay, and then apostle, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So yan po yung mga naging office pagkatapos maibigay ng Panginoon yung mga gift na yan na ibinigay ng Panginoon sa bawat tao. Tandaan nyo po yung purpose, okay? The purpose is for, sabi ng Bible, for the perfecting of the saints. The word perfecting means to mature, to complete, to furnish. Para po tayo pong bilang Kristiyano ay para po tayo mag-mature sa atin pong pananampalataya, sa ating spiritual na buhay. Ano pa? Para po tayo, ang sabi ng Biblia, for the work of the ministry. The work of the ministry means equipping. It means training. So sa madaling salita po, ginagamit po ito mga offices na ito para po sa training ng mga kapatiran, para po sa ministry. Ginagamit po ito para tayo ay mag-mature, and then for the edifying of the body of Christ, which is the church, of course. Edifying means to strengthen, para po tayo bawat isa ay titibay. Now, ano po yung punto po dito? Ang ibig sabihin po, kung siya ay merong gift na ganito at ako ay merong gift na ganito, hindi po kami dapat magtalo. Dahil nasa iisang church kami. Ang dapat, binigyan siya ng ganitong gift ng Panginoon, binigyan ako ng ganitong gift ng Panginoon, pagsasamahin namin yan for the edification of the church. Para yung kanyang gift, yung aking gift, ay magagamit for the service to the people. Hindi yung, kaya ka lang naman ganyan kasi ganito ka eh.
Yung ba, yung tipong bang, buti pa siya, may ganito. Ako, ganito lang. Hindi po. By the way, mamaya po, matatalakay po natin sa Book of Romans. Tatandaan po natin, wala pong miyembro ng isang simbahan na hindi po importante. What I mean, Baptist Church, okay? Yung totoong Baptist Church. Wala pong isang miyembro po dito na hindi po mahalaga. Bawat isa ay mahalaga. Okay? Huwag mong mamaliitin yung iyong sarili. Again, binanggit ko na po ito before, na tayo po ay anak ng Diyos. Tayo po ay kakaibang nilalang dyan sa ibang mga tao na nasa labas. Ang magulang po natin ang lumikha ng langit at lupa. So therefore, hindi mo dapat maliitin yung iyong sarili. Kung ikaw man ay tagaayos lang ng songbook, remember, kung yung pag-aayos mo ng songbook ay gagawin mo yan for the glory of God and for the service to the believers, tandaan mo, yaan yung given, a gift sa'yo, maaaring gift sa'yo ng Panginoon para ikaw ay makapaglingkod sa Kanya. Hindi po yan maliit na bagay. Imagine nyo, kung mamaliitin nyo po yung mga tao na binigyan ng Panginoon ang pagkakataon para lamang maglinis ng CR, minsan titignan natin yung ating sarili na, kasi hindi naman ako marunong mag-preach eh. Kaya dito lang ako sa CR, naglilinis lang ako ng CR. Imagine nyo po yung preacher, saan siya mag-CR ng malinis? Naunawaan nyo po yan, mga kapatid. You see, so kung lahat, tingnan nyo po, kung lahat tayo dito, pastor, labo-labo tayo dito ah. Kung sa bahay ninyo, lahat tatay. Naunawaan nyo po ba yan? Oh. Halimbawang sa isang tahanan, lahat tatay. Eh lahat gustong masunod. Of course, yung anak, nag-aaktong tatay. Kasi pag umiyak yung anak, masusunod yung anak pag umiyak. Lalo na yung nanay. Oh, pag nag-akto yung nanay na siya yung tatay, tiklop na ngayon si tatay. Di ba? So mga kapatid, mamaya, sabi ko nga po sa inyo, mamaya madadaanan po natin yan. Ang gusto ko lamang pong i-point out dito, bawat isa po sa atin ay mahalaga. At bawat isa po sa atin bilang Kristiyano at bilang miyembro po ng iglesia pong ito, merong ibinigay sa iyo na special skill ang Panginoon. Maaring maliit lang yan sa paningin ng mundo, maaring maliit lang yan sa paningin mo, pero mga kapatid, pag ginampanan mo yan for the glory of God, everything will be fine. Sapagkat lahat po yan is for the service. Para po sa paglilingkod. Oo, siyempre naman, napapagod tayo. Lahat naman tayo napapagod. Lahat naman tayo dumadating doon sa tinatawag natin na nabuburyo tayo minsan, di ba? Dumadating tayo sa punto na ganyan. Pero mga kapatid, alalahanin po natin na meron akong ganitong special influence, special power. Hindi ko ito na-acquire dahil ako ay magaling. This is freely given by God, especially for me. Naunawaan niyo po yan, yung the word charisma. Di ba? So yan po ay specially given sa'yo. Sapagkat alam ng Panginoon na kaya mong gampanan yan. Remember what Paul said. Ano sabi ni Paul? I thank Christ Jesus for He hath enabled me, counted me faithful, putting me into the ministry. Now, question. According kay Paul, sino ang nag-enable sa kanya? God. Ano pang ginawa ng Panginoon sa kanya? He was counted faithful. And then, ano pang ginawa?
inilagay siya sa ministry. Do you understand kung bakit ka nasa ministry ngayon? Because God enabled you and counted you faithful. Akalain mo yan, ano? Kahit na hindi tayo alam natin, sarili natin na hindi tayo karapat-dapat, pero sa paningin ng Diyos, pambihira, faithful ka. God enabled you. Ang Panginoon ang nagbigay sa iyo ng kalakasan, nag-equip sa iyo sa mga bagay na yan. Kaya nga nagpapasalamat si Paul. Remember, ang training ay nanggaling pa sa Panginoon. Pinalakas tayo ng Panginoon, in-equip tayo ng Panginoon, enable tayo ng Panginoon para lamang mag-fit tayo doon sa isang ministry, sa isang trabaho na inihanda ng Panginoon para sa atin. So wala pong maliit na trabaho pag iginawa po natin yan para sa Panginoon. Okay? Now, ituloy po natin. Okay. Spiritual gifts are sovereignly bestowed. Ibinibigay po yan ng Panginoon po sa atin. Okay, tingnan po natin. Balikan po natin yung binasa po natin kanina. Dito po sa 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12. Okay? In verse number 11. Tingnan nyo po yung verse number 11. But all this, ano yung tinutukoy na this? Yung mga gifts na yan na binigay doon sa mga naunang mga talata. All this worketh that one and the self same Spirit, dividing to every man severally as He will. Hindi ibinigay ng buo doon sa isa, but God divided it to every man as He will. Bawat isa. Para ano po? Kasi ang purpose is the unity in the Spirit. Yun po yung purpose na binasa natin kanina, para magkaroon tayo ng unity in the Spirit. Not division, but unity in the Spirit. So anong ginawa ngayon? Okay, ito, bibigyan ko to ng talent na ganito. Ito, bibigyan ko to ng talent na ganito. Ito, bibigyan ko to ng talent na ganito, ng gift na ganito. Ito, bibigyan ko to ng gift na ganito. And then, itong mga gift na ito, pag sila ay nagkaroon ng unity at isiserve nila yan sa Panginoon para sa benefit ng ibang tao, aba, ma-edify yung church. Ma-strengthen yung church. Kaya nga po mga kapatid, kapag dumating tayo doon sa punto na tumayo tayo behind this pulpit at inisip natin na, ang galing-galing ko, patay ka sa Panginoon. Naunawaan nyo po yan? Kapag binigyan ka ng isang task at nagampanan mo yung task na yan, at any achievement na makukuha mo from that task at inisip mo na, it's because ako to eh. Ah, patay ka sa Panginoon. Tandaan mo, yung task na yan, nanggaling yan sa Panginoon, at ang kalakasan mo to accomplish those tasks ay nanggaling pa rin sa Panginoon. You see? So, hindi yan ibinigay sa iyo ng Panginoon para magyabang. In fact, ganyan ang nangyari sa mga taga-Korinto. Hindi yan ibinigay sa iyo ng Panginoon para sabihin mo that you are above any other person in the church. No, hindi po. Ibinigay yan sa iyo ng Panginoon, yung gift na yan, para maging katulong ka doon sa iba pang mga gifts. Doon sa ibang mga taong meron pang iba. At pinagsama-sama nyo yan, pag pinagsama-sama nyo yan, makikita yung unity ninyo, and then the church will be edified. Diba? Talagang ano, talagang napakabuti po. O, tingnan po natin, Romans chapter 12. Makikita po natin dito, Romans chapter 12. Okay, simulan ko po ang basa sa verse number 3. Sabi po ng Bible, "For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think." Okay, sabi ni Paul, yung mga tao, o ikaw man, ako man, huwag kang mag-isip na mas mataas ka kesa sa iba. Okay, but to think soberly, which means
humble spirit. Okay? According as God hath dealt to every man the measure of faith. Okay? For as we have many members in one body, one church. Okay? Many members in one church or one body, and all members have not the same office. Maraming mga miyembro at hindi bawat miyembro pare-pareho ng function. Hindi pare-pareho ng administration, hindi pare-pareho ng operations. Bawat miyembro hindi magkakaparehas ng office. Sabi ko nga po sa inyo, kung lahat tayo dito pastor, magulo tayo. Okay, sunod, verse 5. So we, being many, again, sinusulat ito ni Paul sa mga taga-Roma, sa church at Rome, being many are one body in Christ. That's the unity. Okay, the purpose of gifts, to unify, to unity. And every one members one of another. Having then gifts, take note, having then gifts differing according to the grace that is given to us. Ibig sabihin magkakaiba, bawat isa na ibinigay sa atin. Whether prophecy, let us prophesy according to the portion of faith, a proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence. He that showeth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil, cleave to that which is good. Mga kapatid, pag tinuloy nyo pa po yung basa dyan, ine-emphasize po dyan ni Paul yung kahalagahan ng bawat miyembro sa isang iglesia. Na mababasa nyo pa dyan na sinasabi pa dyan na hindi ka maliit na miyembro lang. Hindi ito, may mas malaking miyembro, hindi po. Parang sa loob ng isang katawan, ito naging example na po ito at nakasulat po ito sa Biblia, sa isang katawan, hindi po pwedeng sabihin ng tenga na tenga lang siya. Sapagkat hindi pwedeng makarinig yung ilong. Di ba? Hindi rin po pwedeng sabihin sa isang katawan na siya ay ilong lang. Mahirap huminga sa tenga. Naunawaan mo yan? Pag nilagyan ka ng oxygen, sa tenga ka lalagyan ng oxygen, aba mahirap yan ha. Hindi rin pwedeng sabihin ng mata na siya ay mata lang sapagkat mahirap makakita yung bibig. Naunawaan niyo po, but every small parts ay inilagay po dyan ng Panginoon para yung bawat small parts na yan, maaaring maliliit na bahagi lamang yan, pero pag yan ay na-unify, pag na-serve niyan yung kanyang purpose, then, what a beautiful body. Di ba? So, masaserve niya yung purpose ng kanyang katawan. Ganon din po sa church. Remember, tandaan niyo po, ang pinag-uusapan po natin dito ay yung categorically, yung gift na ibinigay ng banal na Espiritu for the service to God, for the benefits of others, especially po sa loob ng isang iglesia. So therefore, bawat isa po sa atin, since na ang katawan po natin ay templo po ng banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu po ang nagpupush sa atin to do good para sa Panginoon, ang banal na Espiritu rin po ang nag-i-enable sa atin, ang nag-i-equip sa atin to do those tasks, to do those things para po makapag-edify sa body of Christ. Para po maka-strengthen, makapagpalakas sa katawan ng Panginoong Jesucristo, which is the church. Tingnan nyo po mga kapatid, ano pa yung isang example dito sa Bible? I think nabasa nyo na po ito. Na meron din po tayong kasabihan dito niyan sa Pilipinas. Ang sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. Di ba? Yung sakit ng ngipin, dala niyan ang sakit ng ulo at sakit ng katawan. Yung sakit lang ng isang maliit na daliri, apektado yung buong katawan. Di ba? Now, bakit po? Kasi bawat isa po sa atin may function. Remember yung pinag-aralan po natin before.
Ang Panginoon ang nagdagdag po sa atin dito sa church, hindi para maging dekorasyon. Okay? Inilagay po tayo, idinagdag po tayo ng Panginoon dito sa simbahan, hindi po para maging palamuti. Meron po tayong mission na gagampanan. Kaya po tayo inilagay dito sa church. Kaya po tayo idinagdag as a member dito sa isa ano sa simbahan. At those mission, kung pagbabasihan natin yung atin pong sarili as human being, those were impossible mission. Alam niyo po ba yan? Those were impossible mission kung sarili lang natin yung aasahan natin kasi hindi natin kaya yun eh. Pero anong ginawa ng Panginoon? God gave gifts. God enabled you. Para ano? Magampanan mo yung mission na yan. Iba yung sector niya. Iba yung sector niya. Iba yung field nito. Iba yung field nito. Pero pag pinagsama-sama nila, mas malaki yung accomplishment. Imagine nyo mga kapatid, kapag ito sa sector 1, ito sa sector 2, ito sector 3, ito sector 4. Pag halimbawang hindi niya ginampanan yung kanyang, hindi siya sumunod ayon doon sa ibinigay sa kanyang task ng Panginoon. Okay? Anong mangyayari ngayon? Bagsak itong sector 1. Naunawaan niyo po yan? Itong field na ito ay bagsak. Bakit? Merong isa na hindi sumunod. Magkakaroon ngayon ng division. At paano ngayon magkakaroon ng strengthening ang church? Paano may edify yung church kung meron division? Remember, tandaan niyo po yung purpose po ng gifts. For the unity of the Spirit. Para bawat isa po sa atin ay may unify. Bakit? Pag ang bawat isa po sa atin ay nagkaroon ng one spirit, tandaan nyo po, hindi basta-basta matitibag yung simbahan na yan. Hindi basta-basta mababangga yung grupo na yan. Bakit? Iisa sila ng espiritu eh. Ano naman nyo po? Yeah, maaaring iisa sila ng goal, iisa sila ng spirit, pero magkakaiba sila ng trabaho. Bakit? Magkakaiba sila ng kakayanan na ibinigay ng Panginoon. Pero yung kakayanan na yan, bagamat iba-iba yan, maaaring sa tingin ng iba may maliit na kakayanan, may malaking kakayanan, pero lahat po yan ay nagko-contribute para mapalakas yung isang grupo para ma-meet, ma-hit yung kanyang destination. Diba? Hindi po yan basta-basta mabubuwag. Pero mga kapatid, napaka weak ng isang grupo kung within that group yung mga members ay hindi nagkakasundo-sundo. Oh, etong isa sasabihin, tagalinis lang naman ako ng CR eh. Kasi eto lang yung kaya kong gawin eh. Eh sila magagaling sila eh. Kaya ganyan sila, nandiyan sila sa pulpit nagpipres kasi magagaling sila. Diyan sila nagtuturo sa college, sa school kasi magagaling sila. Ako ganito lang ako eh. Akalain mo yan, binigyan ka ng influence ng Panginoon to influence others, pero meron kang sama ng loob. Naintindihan niyo po ba yung isang tao na binigyan mo na, masama pa yung loob? Sapagkat anong tingin niya doon sa ibinigay mo? Kasi eto lang eh. Ano mo yan? Binigyan mo na lang regalo ha. Halimbawa, ano kayang mararamdaman ko? Binigyan ko ngayon si Sir Alex ng regalo. Binigyan ko ng t-shirt si Sir Alex. Regalo. Wag naman stocking. Binigyan ko ng regalo Sir Alex na t-shirt. And then, imbis na siya ay maging appreciative at magpasalamat na maraming salamat Brad, salamat Sir. Ang sasabihin pa niya, eto lang. Wow. Dapat may stocking. Hindi, joke lang po yun. Diba? Ano ngayon kaya sa palagay nyo bilang Kristiyano, ano po, we as a member of this church, tayo po ay nakasakay sa iisang bangka, kumbaga. Okay, we are on the same boat. Okay?
tayo po ay nasa, kumbaga, lumalakad tayo as a group, as one man. And then binigyan tayo ngayon ng special na gift ng Panginoon, bawat isa, bagamat magkakaiba. Pero special yan na ibinigay ng Panginoon sa atin. And then sasabihin natin na, eto lang, sa kanya ganito, tapos sa akin ganito lang. Ano sa palagay niyo ang mararamdaman nung personang nagbigay? Pangalawa, paano ka makaka-impluwensya ng iba? Remember what the word charisma means. It's an influence. Anong impluwensya yung maibibigay mo sa iba? Eh di samarin ang loob. Naunawaan mo yan. At ang nakakatakot nito, mga kapatid, makinig po tayo. Ang nakakatakot nito, kapag yung sama ng loob na yan, ang naimpluwensyahan mo ay yung anak mo. Nakakatakot po yan. Sapagkat hindi mo alam, maaring yung anak mo ay hindi yan kumikibo kasi magulang ka. Pero lalabas yan pag nasa labas na siya ng bahay nyo. Makikita mo na ngayon yung resulta ng pagiging rebelde niya. Now, sinong nagturo sa kanya maging rebelde? Hindi ko naman tinuruan maging rebelde yan eh. Yes, maaaring hindi mo nga siya tinuruan directly na maging rebelde, but yung iyong influence ay nagpapakita na ikaw ay rebelde, and so yun ang kanyang nakuha. And so paano may edify yung church? Nalaisip niyo po ba yan? Ang dami pong pamilya, ang daming young people, ang daming fathers, ang daming mothers na nandito, tuwan-tuwa, nag-fellowship diyan, ang saya-saya. Tapos, naaalala niyo ba, before the lockdown, every Sunday night after the service, naglalagay ng long table diyan, nandiyan yung mga fathers, nandoon sa labas yung mga mothers, nandoon yung mga young people, nandito yung mga juniors, tapos yung mga Sunday schooler na mga bata, naglalaro diyan. Tapos na po yung service yan, pero ang saya pa rin ang fellowship. Ano ngayon ang masasabi mo na ikaw ay nandoon ka sa sulok at nagmumukmuk? Sila-sila lang kasi yan eh. What do you think? Is it a good influence? Do you think it can edify the church? No, again, hindi po yan ang purpose kung bakit po tayo binigyan ng gift. The purpose, sabi po ng Biblia, is for the edification of the body of Christ. Remember yung mga offices na yan, apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers, yung mga office na yan ay gagamitin ng Panginoon for the edification of the church. You see? So, bawat isa po may kanya-kanya pong tungkulin. Bawat isa ay may kanya-kanya pong gagampanan na tungkulin sa bawat bawat simbahan, bawat local church. And by the way, mga kapatid, as we had read sa 1 Corinthians chapter 12, ang sabi po ng Bible doon, sa binasa natin kanina, sa 1 Corinthians chapter 12, in verse number 11, dividing, ang sabi ng Biblia, dividing to every man. Dividing, kumbaga, hinati-hati ng Panginoon sa bawat tao. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, hindi po kayo naging miyembro ng church na ito para lamang magparami ng attendance. Hindi lang po kayo for attendance sake. Nilagay po kayo ng Panginoon sa church na ito, and a portion of gift ay dinivide ng Panginoon para sa inyo, sapagkat alam ng Panginoon na meron kang magagawa para po sa edification ng church na ito. Eh sir, kasi ngayon lockdown eh. Yes, lockdown. Pero alam mo ba na kahit na nasa bahay ka, meron ka pa rin magagawa sa ministry? You can do the soul winning. Napakarami pong ministry ng church po na ito, at hindi po na putol. Sa madaling salita po, nadagdagan pa. Araw-araw nakakapakinig ka ng salita ng Diyos if you do the live streaming. You see? And then merong online soul winning. Sa area mo, meron kayong program.
So you can share. Marami kang magagawa eh. Madami. Merong portion na ibinigay sa iyo ang Panginoon na makakapag-contribute ka. By the way, mga kapatid, remember, dapat yung gift na yan ay magbibigay sa iyo ng joy. Ng joy. Hindi magiging pabigat na, eh, naku, linggo na naman. Mag-livestream na naman kami. Wala na nga kami makain. Magpapa-load pa. Naulawaan nyo yan, mga kapatid. Hindi po ganun. Hindi makaka-edify sa church. Yan po ay dapat magbigay sa iyo ng kasiyahan. Bakit? Makakapaglingkod ka sa Panginoon. Eh, tingnan nyo po ha. Ano po kayang mararamdaman nyo? Anong mararamdaman mo na biglang tatawag sa iyo si Duterte? Yeah, sa cellphone mo mismo, yung personal na number mo, tatawag sa iyo si Duterte. And then sasabihin sa iyo, sir or ma'am, pwede ka bang maging isa sa mga cabinet member ko? Pambira. Hawakan mo yung PhilHealth. Or yung custom. Na? Ano kaya mararamdaman mo? Di ba privilege yan? Pambira si Presidente, tinawagan ako personal. Tapos ini-invite ako na maging one of his cabinet member. Akalain mo yan. Hahawakan ko yung PhilHealth. Hahawakan ko yung SSS. Oh, di ba privilege yan? How much more kapag ang tumawag sa'yo ay yung lumikha ng langit at lupa? And God called you into one, kumbaga, a greatest company in the world, which is the church. Tinawag ka ng Panginoon dito sapagkat merong kang gagawin. Mamaliitin mo ba yan? Eh, kasi ganito lang po ako eh. Yes, ganito ka lang. Pero huwag kang mag-alala, I will enable you. I-equip kita. Bibigyan kita ng certain gift na para sa'yo lang yan para ma-accomplish mo yung task mo. Diba? So talaga mga kapatid, yan po yung spiritual gifts na yan, gagamitin po natin yan para, again, para po sa service sa mga tao. Para po ma-edify natin, makatulong tayo sa simbahan. Hindi po yan para magyabang. Any achievements dapat is for the glory of God. Sa Diyos pa rin dapat babalik yung glory, hindi po sa atin. Wala pong magaling sa atin, Diyos lamang po ang magaling. Huwag mong mamaliitin yung iyong ministry sapagkat wala hong maliit sa gawain ng Panginoon. Let's all stand up, please. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po sa natapos po na Sunday School. Salamat sa inyo pong mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita. Salamat po sa bawat isa na nakaunawa, nakapakinig. Dalangin ko po na ito po ay maging encouragement sa bawat isa po sa amin. Patawad po sa lahat ng aming pagkakasala. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen.